Noong kapanahunan ng aking lolo at noong musmus pa lamang ang aking ama ay sigurado akong may mga interesanteng mga nangyayari na dito sa Pilipinas. Paano ko nasabi? Kapag nagiinuman ang dalawang idol kong nabanggit ko kanina, lalo na kapag may mga tama na sila ng alak, ay detalyado nilang binabalikan ang alaala ng kanilang mga nakaraan. At kahit na medyo ngongo na sa kwentuhan ay talaga namang napapatanga na lang ako na may halong tulo ng laway pa. Habang ninanamnam ko ang kanilang usapan, paano ba namang hindi? Kapag nagkakakwentuhan na ang dalawang ito ay may halong aksyon, parang pelikula ni Fernando Po Jr. At ang pinaka-paborito kong pinakikinggan ay ang mga kwento na tungkol sa mga malapelikulang buhay ng mga tao dati, ng mga siga dati. Tulad halimbawa ng kwento ng bida nating grupo ngayon, ang Bahala na Gang. Maaaring pamilyar na kayo o maaaring iniisip ninyo na ang grupo na ito ay pawang mga nasa kulungan lamang. At kung iniisip ninyong tama kayo, abay mag-isip-isip uli kayo dahil ito na ang tunay na kwento. Ang Bahala na Gang o BNG ay nabuo noong 1940s pa sa Sampaloc, Manila. Sa pamumuno ni Divino Talastas na tubong Bulacan, si Ninong Divino ay pinanganak noong 1920. At kapag daka ay lumipat na galing Bulacan pa Maynila kasama ang buo nilang pamilya doon nga sa Sampaloc, Manila. Noong paslit pa lamang itong si Ninong Divino at bago pa man na niya nabuo ang BNG ay ang nakatatanda niyang kapatid na si Emong Talastas na sa edad na 15 anyos ay kinikilalang siga na sa Sampaloc, Manila noong panahon nila. Dahil nga siga at maraming kaso ay hinuli itong si Emong. Kung kaya naman ang makalaya, itong si Emong ay gumante sa mga ito at naging cup killer nga. Hanggang sa bandang huli ay nasa kote nga ito mismo doon sa bahay nila sa Sampaloc, Maynila. Noong nawala si Emong doon sa Sampaloc, Maynila ay nagkaroon ng kaguluhan. Nga nawala na ang pinakamatindi roon, eh gusto ng pagharian ng karibal na gang ni Emong ang teritoryo nito. At alam nyo ba kung anong kalaban ni Emong na gang? Ito ay walang iba lang naman kundi ang Sige-Sige Gang na siyempre sikat din dito sa Pilipinas. At kung matatandaan ninyo, ang era ng awayang ito ng mga gang ay tinaguri ang era of the golden age period ng Philippine Street Gang. Matinding kwento, para mapantayan ang puwersa ng Sige-Sige Gang ay binuo ni Divino Talastas na noon ay 15 anyos na binatilyo pa lamang ang Bahala na Gang, na kinuha sa pangalan ng isang sikat na bar o nightclub sa Sampaloc, Maynila, ang Bahala na Bar. Take note, ang bar na ito ay sikat na sikat dati dahil ito ang tambayan ng mga bigating gangster noon sa Maynila. Ibig sabihin, dito dati matatagpuan si Paquito Diaz, Romy Diaz at Subas Herrero na mga sikat na, alam niyo yun, mga kontrabida sa mga pelikula, sa mga action movie dati. Sa taas na 5'6 at sa katamtamang pangangatawan ay kinatatakutan itong si Divino, ang leader ng Bahala na Gang. Dahil lahat ng humaharap na kaaway sa kanya ay kanyang pinapataob. Napakagaling niyang makipaglaban dahil nga dito ay nakuha niya ang respeto ng iba't ibang mga grupo na gang doon mismo sa Maynila. Ang mga pinakaunang miyembro ng Bahala na Gang ay pawang mga tropa rin ng kuya ni Divino na si Emong. Noon ngang mga panahon na yon, ay maituturing na ang Sampaloc, Maynila ay pag-aari ng mga pamilya ng Talastas at ang pamilya Talastas naman ay tagapagtanggol ng mga taga-Sampaloc, Maynila. Ibig sabihin ito, ang mga sinaunang BNG ay mayroong layunin na protektahan ang kanilang teritoryo sa mga karibal na gang. Dahil sa matapang at astig na karakter ng mga miyembro ng Bahala na Gang ay kumalat at dumami ang kanilang mga miyembro na sa sobrang dami nga ay halos hindi na sila magkakakilala. Na karamihan ay pawang mga wala naman talagang alam kung ano o sino ang pinagmulan ng grupo na ito. So napakaswerte ninyo kasi ngayon alam nyo na kung sino ang leader ng grupo na to, kung sino ang master and founder. Walang batas o kasunduan na dapat sundin ang makasali nga o maging miyembro sa gang na ito. Hanggang sa bandang huli ay dahil nga sa patong-patong na kaso at naging most hated public enemy number one siya, ay nadakip din ng mga pulis itong si Divino. Kaya naman doon mismo sa Iwahig ay nagkaroon muli ng panibagong chapter ng Bahala na Gang. At presto, ito na ngayon ang Bahala na Gang na alam ninyo ngayon na naglalayong disiplinahin at baguhin ang bawat kosa sa oblo. Pero hindi lahat ng araw ay Pasko, ika nga nila.
Dahil noong 1980 ay dinukot ng di kilalang tao itong si Ninong Divino. At ng mga sumunod na araw ay natagpuan na lamang ang kanyang katawan sa Ilog Pasig na palutang-lutang. Pero hindi dito nagsasara ang libro ng Bahala na Gang. Dahil alam nyo bang nakarating at kalat na kalat na halos sa lahat ng state sa North America ang Bahala na Gang. Sa California, sa San Diego, Los Angeles, San Jose, San Francisco, Stockton at maging sa Las Vegas, Nevada. Dito sa mga nabanggit na state na to at saka dito syempre sa Pilipinas ay talaga namang kinikilala ang gang na to. Wow, napakalayo pala ng, at napakalawak pala ng narating ng Bahala na Gang. Hindi ko tuloy alam kung a-idol kita Ninong Divino o hindi. Basta, bahala na. Okay, muli nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa pagbibigay ng maikling oras sa pakikinig at panonood sa maikling video na ito. Lagi niyong tatandaan na ang video na ito isang normal na YouTube vlog lamang at hindi isang libro. Maraming salamat ulit mga kaibigan.